Ngayong malapit ang summer, nagbabala ang mga otoridad laban sa pagdami ng mga bubuyog. Sa Davao City, isang lalaki ang patay matapos atakihin ng mga bubuyog. Darito ang report. Sa lakas ng hangin, nahulog ang bihay o bahay pukyutan na ito malapit sa bahay ng pamilya Baro sa Davao City. Kwento ng ilang residente, nasa labas ng bahay ang pamilya nang atakihin sila ng mga bubuyog. Halos hindi na nakalayo ang mga biktima. Ilang minuto lang ang tumagal ang pag-atake pero pinutakti ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad dinala ang mga biktima sa ospital. Pero sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay ang kanilang pari de pamilya na si Artemio Baro Sr. Nagpapagaling naman ang kanyang may bahay na si Anesita at dalawang anak. Sa takot na baka sila naman ang atakihin, hindi pa napausukan ang bihay para mapaalis ang mga bubuyog sa lugar. Ayon sa mga doktor, hindi pangkaraniwan ang pagkamatay dahil sa bee sting. Pero peligroso raw ang bee sting sa mga taong may allergy. Sa iba po sa atin, namamamaga lang yan dyan, lalagnatin lang tayo. Pero kung may history kayo of allergy or asthma, yung kahit konting ganun lang nagre-react na kayo or food allergy, pwede pong severe ang reaction. Pag severe one sting, no, can kill if the reactions are severe and hindi kaagad nalapatan ng tamang lunas. Sa San Lazaro Hospital, nasa 30 kaso na ng bee sting ang naitala sa buwan pa lang ng Enero. Dumarami raw ang mga bubuyog tuwing papalapit na ang panahon ng tag-init kung kailan namumulaklak ang mga halaman. Pero paliwanag ng isang entomologist o yung eksperto sa mga insekto, hindi naman basta-bastang umaatake ang mga bubuyog. Kaya pag nasira mo ang bahay, na-disturb mo yung activity niya, yun ang mag-a-attack siya. Kasi ang stinging is a defense of the insect. Para di makagat, huwag istorbuhin ang bahay pukyutan. Oras naman na makagat na, ilan sa pwedeng maranasan ay hirap sa paghinga, pamamaga ng bahaging nesting at pagkahilo. Kaya payo ng eksperto, cold compress. Pero wag niyo na pong i-try na natanggalin yung sting, gagamitin kahit anong karayom na ginagamit sa pananahi or safety pin kasi lalo pong mag-i-spread ang sting or it will even aggravate the infection that might follow. So pwedeng matetano, pwedeng mag-sepsis. So mas maganda dalhin na lang po sa ospital. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting.